Palang araw, so meron tayong papakita sa inyo guys na eel. So ito yung Philippine eel or tatawag nila na marmorata. So fry ito guys na ilalagay natin sa ating pan. So culture ito for farming. So magpapalaki tayo ng eel. So makikita nyo dito guys yung kanya-kanyang classify ng eel. Transparent talaga siya kung makikita nyo. So ito yung itsura niya kung mag... pagbibili kayo ng fry, may nagtanong kasi sa akin na ano ba itsura ng Ilvers. So ito po yung itsura niyan. So ready for shipment po ito, pang i-deliver natin sa farm. So palalakihin natin yan guys. So tingnan natin kung ano yung kanyang itsura once na binuhusan natin. So check muna natin guys. So ilalagay natin sa may salok. Okay, so ayan ah. So kung makikita nyo, kulay pula para siyang alamang, parang hipon. And then para siyang maliliit na tatawag ng mga para maliliit na bulate. Okay? So yan ang itsura niya. And then pag nilagay mo na sa may tubig, ito na siya. Ayan. So ang tanong yan, bakit nilalagay doon sa salok para matanggal yung old na water. So pag malinis na wala nang tubig, so saka mo ililipat dito sa bagong tubig. So kung sisilipin niyo guys, para lang siyang mga maliliit na ano palus. Okay, so yan ang itsura ng eel na Ilvers. So yan siya. Marami yan, almost mga 250 grams yan guys, isang ang laman. Okay, so ayan oh. So yan itsura niya. Ito yung natawag na marmorata. So pag lumaki ito guys, para tong tiger. Yung batik-batik yung balat niya. So ito yung native na eel, Philippine eel. Okay? So ayan, dito ko tayong mabuti. So ito yung laman to, pag naluto mo ito, ang laman nito is parang ano lang siya, hindi siya totally solid. Parang basag yung laman. Hindi talaga totally na purong, kaya ano siya, mura. Okay? So nilalagay natin sa plastic para i-shipment na ito sa pupuntang Bulacan. So farm pa rin guys ang babagsakan nito. So yun ang pasilip natin. So ganun lang siya kasimple kung titingnan nyo, parang napakadali lang. Pero sensitibo ito alagaan. Sa mga nagtatanong sa akin, napakahirap alagaan ito guys kung alam nyo lang. So dapat alam nyo talaga kung paano siya asikasuin. Dapat meron kayong knowledge, especially meron kayong capital kung mag-aalaga kayo ng eel farming. Dahil madugo talaga ang labanan pagdating sa eel farming guys. Eh unang-una dapat may lupa ka. Pangalawa, dapat meron kang technology. Pangatlo is yung kapital. So kailangan meron kang mahaba-habang kapital. Mag-start ka na ito guys, mag eel farming. Medyo may tanong sa akin kung magkano halaga. Sabi ko, kailangan may mga millions ka dito. Okay, kung mag-start po kayo ng eel farming, kailangan meron kayong 1 million to 5 million. So yun ang kapital ng pag-eel farming. Dahil unang-una talagang kailangan ito is yung kasi matagal kasi ito guys lumaki kung alam nyo lang. So tumatagal ito ng mga almost ang taon, 8 months, ganun. Depende kung paano mo siya alagaan. So kailangan meron na knowledgeable yung taong mag-aalaga nito. Okay, so ayan na siya, nakalagay natin sa plastic. So ready for ano na yan, oxygen. So silipin ulit natin guys. Ayan o. So tingnan mo, behave na sila lahat, hindi na sila ganun malikot. So yun yung characteristic ng eel guys. So ganun lang siya ka simple. Yan, lalagyan natin ng oxygen para mailagay natin sa box. So yan ah, kita natin. So wala na siya mga mortality. So wala kang makikita na patay. Kasi malalaman mo pag may patay yan dahil kulay white yan. Okay, so yun yung mortality ng eel. So far condition naman sila. So ayan yung mga isa ko din guys. Kunti lang naman ito. Kunti lang siya.
In terms of stocking, kailangan meron kayong maluwag na lagayan, square bottom na plastic, and then box na malapad para pag mag-stock kayo guys, hindi gano siya sikip. So hindi sila ma-stress yung eel, kasi pag na-stress yung eel, yan ang nagiging cause na babansot yung eel, kasi na-stress sila eh. So kailangan meron ka talagang background na theory nito, and then may study ka ng konti para hindi kayo malugi. So ayan, kita nyo naman halos gumagalaw sila kasi nga maluwag yung plastic. So nakakagalaw sila ng malaya. So yun lang yung mga pasilip natin guys sa konting ating eel farming ng dito sa Jensen. So makikita nyo kami, meron akong address dyan sa ilan, sa ibaba, sa description, meron dyan link. So andyan yung address natin guys. So pwede kayo mag-inquire dyan kung ano yung pwede nating mayambag sa inyo sa larangan ng culturing ng eel farm. Okay, so ayan, makikita nyo condition ng isda. Ito yung mga stock natin. Ayan siya, ready for shipment yan guys, papuntang Bulacan. So may farm din doon. Marami namang farm kahit saan ka, Nabaysia. Marami guys sa mga self-partners. So naglalaki ang farm yan. Hindi basta-basta mga farm nila dyan. Talagang di kalidad. Ibig sabihin, di kapital talaga sila. So yan ang mga nag-aalaga ng eel farm. So although magastos tong eel farming, pero once na makita mo yung strategy paano ka kumita, maganda rin naman. Kung hindi lang nag-pandemic, maganda yung labanan ng eel farming guys. So pandemic lang kasi yung buyer medyo So makita nyo condition talaga sila, talagang namumula-mula, ibig sabihin bagong huli to. Kaya kung bibili kayo ng similya, kailangan hindi namumula-mula dahil talagang sariwang-sariwa, galing pa talaga yan sa farmer, galing sa catcher, okay? So ayan, nakita nyo halos namumula-mula siya, parang bagoong. So ito yung marmulata guys, okay? So ngayon ipapakinga natin guys. So ayan, itatransfer mo lang, shoutout sa you Brad. Isasalin lang siya sa bagong plastic, and then i-double na yan din guys. So hindi siya pwede na single lang, kasi kung single may tendency na mabutas yung cellophane, magkakaroon ng problema. After mong i-double yung plastic, so lalagyan na siya ng oxygen. So yung oxygen naman, kailangan na alam mo yung volume ng dami. Okay, so para talagang abunda yung oxygen. So hindi pwede magkulang yung oxygen, baka magkaroon ng shortage, hindi manghina yung isda mo. After that, lalagyan mo na lang tali, and then rubber band yung ginagawa pang tali nito guys. So magtatali kayo naman, kailangan mahigpit. So kailangan expert din yung titira. So para hindi sumingaw yung ginawa nating proseso na paglagay ng oxygen, okay? So after that, diretso na yan guys, lalagyan na ng takip ng box. Then ready for shipment na. Okay, so aeroplano yung sasakyan nito. So yun lang guys, so shout out sa ating mga followers, subscribers. So maraming salamat sa inyo sir and ma'am. So patuloy kayong sumusuporta sa ating YouTube channel. So God bless na sa ating lahat. So please subscribe to my YouTube channel for more videos. So and then comment down below guys, and then mailing tayo dyan kung saan nyo to tayo pwedeng makontak. So free ako, pwedeng mo sumagot sa inyong mga inquiries. So maraming salamat sa inyo. So after nito guys, meron tayong ipapakita ng short clip video pa rin kung ano yung laki ng eel pag once na lumaki na siya mula pag-aquaculture. So silipin natin. So tara, let's go. So ayan na siya guys, ito yung mga culture na natin na malalaki. So once na galing doon sa fry kanina, nakita nyo yung video na yon. So maliliit yan, parang sinlaki ng posporo, transparent. Ngayon pag lumaki na siya guys, ito na siya. So black eel na siya. So yan, ito kasi black eel to eh. So talagang pinili talaga namin to na, kasi hindi siya native. So ito yung gina-export guys. So ito yung medyo may presyo. Okay, so mahal talaga yan siya. So ang isa nito, so magtatanong sa akin, pinakababa nito is 25 ang range to 55 ang isa. So yun po yung pricing nito. So matagal po ito lumaki, almost 8 months, 6 months. Depende po kasi yan sa inyo kung paano nyo siya palalakihin. So depende unang una sa pagkain, depende sa volume. So nasa inyo na po yan. So minsan parang parang alaga mong isang alaga na kung hindi mo papabundahin ang kain, hindi siya lalaki. Medyo mababansot siya. So yun ay mga pasilip natin guys. So ito pwede na to i-export. Pipilian na lang yan. Kukunin mo lang dyan yung 6 inches kasi yun yung talaga yung legal na pwede mo siyang i-shipment. Okay? So yun yung mga pasilip natin guys. So makikita nyo, ayan, condition siya. Ibig sabihin na walang problema yung eel. Natutulog lang sila. Ganyan sila matulog guys, nakabitay.
kung meron kang tray, so aakyat lahat yan, tutulog yan dyan, papahinga. Makikita mo hindi gumagalaw. So akala mo walang buhay, pero yan ang karakteristik ng eel. So much better kung medyo madilim, talagang cool na cool sila. So sleepy naman natin yung farm natin, guys. So ayan, medyo maraming tab talaga yan, guys. So sa mga nagtatanong sa akin, ito yung area natin kung saan tayo nag-vlog. So ito yung lugar namin, yan, makikita nyo. So yan, marami yan, guys, marami, almost 80 ka boxes yan. So marami. So ang ating si Pastor DK, so isa sa in-charge sa ating eel farm. So ayan, guys, ginagawa namin, nag-classify na kami dito. So meron kami nga sariling classification tools na ginagamit dito. Tulad dito, in-screen natin na uiiwan yung malalaki na lalalaglag yung mga maliliit. So ganun ang pag-classify niyan, guys. So kailangan meron ka rin idea o technique kung paano mo siya titirahin. Okay, kasi kung wala, medyo mahirap yung bilangin at isa-isa yung malilikot yan. So kailangan meron kang idea. Okay, so silipin natin, guys, yung nasa net kung ano yung mga sizes nito. So ayan, so iba-iba siyang sizes, halos pare-pareha na sila. Although hindi man, pero kahit paano may pagkakapare-pareho. So ang aking butihing kapatid, okay, nagasulat sa iyo, ma'am. Seryoso. So binibilang natin yung pieces, number of pieces. Kung makita yung background, guys, yung farm natin, medyo malawak na naman. Ayan. So silipin natin to, guys. Ayan, o, kita nyo. So ganyan ang pag-classify. Medyo matrabaho. Yung ating mga partner. Partner, so shoutout sa inyo, guys. So maraming salamat sa inyo. So sila ang ating mga bodyguard. Joke lang. So silipin natin yung farm, ang yield, guys. So ito medyo malaki na to, 6 inches na talaga to. And then 7 pa nga yung iba. So ano to na siya, guys, pwede na siya ibiyahe. Pwede na i-shipment ito. So naka-waiting na lang ito sa order kung kailan yung shipment niyan. Ayan. Yun. Lalaki na siya. So wala ka na makikita nga 4 up o 4 inches or 5 inches. So lahat na yan is 6 inches. Okay. So ayan na, malalaki na talaga ito, guys. Almost mga 10 inches na ito. Yun. So ganun lang kasimple, guys, ang ating farming. So maraming salamat sa inyo. Bye-bye and God bless. See you.
yun. Na, na, nara, na. Na, na, nara, na. You'll be alright, 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 alright. Okay, 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 okay. I'll be okay. Alright, 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 alright. You'll be alright.